sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Ilang pasahero sa mga terminal sa bansa hahabol sa pag-uwi para sa pagpapalit ng taon. Hataw Balita. Philippine Coast Guard nag-deploy ng 15,000 tauhan bilang paghahanda sa pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan. Hataw Balita. Korte Suprema, walang inilabas na temporary restraining order para pigilan ang pagpapatupad ng December 31 deadline para sa PUB franchise consolidation. Hataw Balita. Department of Trade and Industry, tiniyak na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga bilihin hanggang sa pagtatapos ng taong 2023. Hataw Balita. Department of Health o DOH, nananawagan sa pamilya ng batang nakalunok ng Watusi sa Calabarzon Region na bumalik sa ospital. Hataw Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanguna sa 2025 senatorial survey. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Ilang kababayan natin ang patuloy ang pagpunta sa NAIA Terminal 3 na piniling bumiyahe kahapon at salubungin ang mabigat na daloy ng trapiko para makahabol sa pag-uwi sa nalalapit na pagpapalit ng taon na. Kung ikukumpara sa mga nagdaang araw, naging mas kakaunti ang haba ng pila sa check-in counters sa NAIA Terminal 3. Bandang alas 4 ng hapon nitong Huwebes, December 28, naging mabigat ang daloy ng trapiko papasok ng departure at arrival area sa terminal. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, sa Enero na nila inaasahan ang susunod na dagsa ng mga pasahero na pauwi mula sa bakasyon. May isang pamilya na galing ng Estados Unidos na piniling umalis ng maaga para hindi na sumabay sa dagsa ng mga tao. Ang isang pamilya naman pabalik na ng New Zealand matapos magbakasyon sa Pilipinas, ngunit aminadong gusto pang manatili sa bansa. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ng ilan sa mga pasahero. Kasi pag bumaris ka ba siguro next day, wala na, traffic na lang. Nagbabakasyon pa yata yung mga ibang tao. Sinalubong namin yung traffic, matraffic lang, yun lang ang problema. I had a great time. I want to stay here a little bit. Hataw Balita. Nananatiling naka-hide and alert pa rin ang Philippine Coast Guard o PCG bilang paghanda sa pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan na uuwi sa kani-kanilang probinsya habang papalapit ang pagpapalit ng taon. Dahil dito, nag-deploy na ng nasa 15,000 tauhan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang PCG at pananatilihin ang heightened alert hanggang January 3 ng susunod na taon. Sa huling monitoring ng PCG, umabot sa 45,000 ang outbound passengers, 40,000 naman ang inbound passengers mula sa iba't ibang pantalan. Inaasahan ng ahensya na tataas pa ang bilang na ito habang papalapit ang pagpapalit ng taon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Coast Guard Public Affairs Assistant Spokesperson Coast Guard Lieutenant Junior Grade Jeric John Ibanez. Complement po, meaning around, estimate natin nationwide sa more or less 15,000 PCG personnel po tayo. Not including the Philippine Coast Guard Auxiliary who is also assisting us during this holiday season. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi talaga maiiwasan na maantala ang mga barko o ro-ro na sasakyan ang mga uuwi sa kanilang mga probinsya, lalo na ngayong holiday season. Mas mabuti rin anya na mas maagang bumiyahe ang ating mga kababayan at huwag nang sumabay sa dagsa ng mga tao sa pantalan. Mabuti po kung mas maaga nakabiyahe yung ating mga passengers para maiwasan yung sobrang habang pila. Pero ina-expect natin, anything can happen. May chance na magkasabay-sabay po lahat, especially if there might be a delay of the travel. Kaya andyan po talaga kami together with the Philippine Ports Authority and of course the stakeholders na tulong-tulong po talaga para maayos ang biyahe na. Hataw Balita. Libo-libong mga pasahero ang dumagsa nitong Huwebes, December 29, sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX
Ayon sa pamunuan ng PITX, as of 7 PM, nasa 113,195 ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe para sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Dagdag pa ng PITX, posibleng pumalo pa ang foot traffic sa 140,000 hanggang 150,000. Bandang umaga nitong Huwebes, fully booked na ang mga biyahe papuntang Cagayan de Oro, Daet, Camarines Sur at Davao, habang karamihan sa mga pinabook o binubook ng mga pasahero papuntang Batangas, Laguna at Quezon. Samantala, ilang kagamitan naman ang kinumpiska ng mga otoridad sa terminal. Kabilang dito ang mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, gunting at cutter. Kumpiskado rin ang ilang flammable materials gaya ng paputok, butane at superkalan. Inaasahan ng pamunuan ng PITX na mas maraming pasahero pa ang daragsa ngayong araw. Hataw Balita! Nilinaw ng Office of the Transportation Cooperatives na hindi pa agad na pagbabawalang pumasada sa kalsada ang mga tradisyonal na jeep na hindi magko-consolidate hanggang sa December 31. Ayon sa OTC, mayroon pang nasa isang buwan na due process bago tuluyang mawala ng visa ang kanilang mga prangkisa. Paliwanag ni OTC Chairman Andy Ortega, bibigyan pa sila ng 30 araw o hanggang sa January 31 para magpaliwanag kung bakit hindi sila nakapasok sa consolidation bago tuloy ang desisyonan kung hindi na talaga palalawigin ang visa ng kanilang mga prangkisa o provisional authority. Gayunman, nananatili ang desisyon ng pamahalaan na hanggang December 31 na lang ang deadline ng franchise consolidation. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOTR-OTC Chairman Andy Ortega. Pagdating ng January, yung mga hindi nag-consolidate, tuloy pa rin naman yung babiyahe dahil we will give them due process. They will be given a chance to explain, they will be given a chance through a process para finally, sa dulo naman po, ay maibibigay sa kanila yung decision ng LTFRB wherein pag hindi nga sila nag-consolidate, sila ay hindi na pwedeng tumakbo. Ang mangyayari dito, kung yung maiksing ruta na yon hindi nag-consolidate, siguro mga 3 or 4 kilometers, pero nag-traverse doon yung mahabang ruta, pwedeng kunin ng mga consolidated na sasakyan yung mga madadaanan nilang mga pasero na hindi nag-consolidate but it will be part of the route. Samantala, tinulugsa naman ang transport group na pisto ng mga pahayag ng OTC. Ayon kay Modi Floranda, ang national president ng piston, tila pansamantalang solusyon lang anya ang naiisip ng gobyerno. Tutol din ang piston sa plano ng gobyerno na mag-issue na lang ng special permit sa mga consolidated PUB, gayong pwede pa namang makabiyahe ang ibang mga tradisyonal na jeep na mayroon namang lehitimong prangkisa. Alas 10 ng umaga ngayong Biyernes, December 29, muling magsasanib pwersa ang piston at manibela para magsagawa ng protesta na lalahukan rin ng iba't ibang mga grupo ng commuter. Pakinggan natin ang pahayag ni Piston National President Modi Floranda. Hindi natin yung jumbo distinction. Ang kailangan natin ay ipasura nila yung 2017-011. Dahil ito ay mismong hindi nga masusing pinag-aralan ng DOTR at ng LTFRB. Sa atin ay hindi kailangan mag-issue sila ng data permit. Ang kailangan natin i-renew nila yung kasalukuyang hawak na ng mga operator. Hataw Balita! Samantala, walang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Supreme Court o SC upang pigilan ang pagpapatupad ng December 31 deadline para sa public utility vehicles o PUB franchise consolidation. Pinadalhan na ng kopya ng mga petitioner pati ang respondent sa pamamagitan ng Solicitor General sa kautusan ng Korte. Samantala, ilang oras matapos maglabas ng kautusan ng Korte, dumating ulit kahapon December 28 ang piston sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Camodi Floranda, kasama ang kanilang abogado na sina Attorney Nery Colmenares at Attorney Cristina Conti. Naghain sila ng extremely urgent motion para sa pag-i-issue ng temporary restraining order o TRO. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ng mga petitioner na si Attorney Nery Colmenares.
tamang-tama ang pag-file namin ng motion kung nag-issue na kanina ang court na magkomentaryo ang LTFRB at ang DOTR, kasi ang motion na ito ay nagsasaad ng bagong data, bagong fact. At ito yung Memorandum Circular 2023-52 na inisyo kamakailan lang ng LTFRB. Kasi dito makita agad ng korte na hindi talaga napag-isipan ito. A few days before the deadline, nag-issue pa ng circular. Inaasahan natin ano, sa midweek at bukas nga yung huling pasok ano, ng mga ano, ay dapat ang ano nga natin, sana ay makapaglabas nga ng nga piyero ang Korte Suprema. Dahil ang pinangangambahan nga natin dito kapag hindi nagkaroon talaga ng piyero ay magkakaroon talaga ng malaking epekto ng pagpasok ng Dilwari. Ayon kay Attorney Colmenares, sa bagong memorandum circular ng LTFRB, natuklasan nilang marami palang ruta ang hindi pa consolidated at walang route rationalization plan. Una na iginit ng mga chofer at operator na hindi nila kayang mangutang ng modernong jeep. Kung ipipilit ang pamahalaan ay tinatayang 140,000 umano na driver at 60,000 na operator ang mawawala ng hanap buhay. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Attorney Colmenares at Attorney Cristina Conti. Namin nila sa circular, fatal admission na may mga ruta na less than 60% consolidated. Taliwas ito sa sinabi nila na 70% ang ng mga ruta o mga jeepney ang consolidated. Ang problema po natin, meron pong mga ruta na 0% consolidated at yan po ang inihain namin sa PRO. Wala pong jeep na Project 23. Nagaling Project 23 ang konsolidado, 0% ang modern jeepney dyan sa ruta na yan, mapa welcome man o kaya po. Hataw Balita. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang inaasahang pagtaas sa presyo ng mga bilihin hanggang December 31. Ayon sa kagawaran, bagamat may mga report tungkol sa retailers na nagtaas sumano ng presyo ng mga bilihin at lagpas sa itinakdang suggested retail price, agad itong inaksyonan ng ahensya. Paliwanag ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, may ilang basic necessities at prime commodities ang talagang nagmahal, ngunit pasok pa rin naman ito sa SRP bulletin ng ahensya. Siniguro naman ang mga manufacturer at retailer na susunod sila sa price guide. Pakinggan po natin ang pahayag ni DTI Consumer Protection Group Assistant Secretary Attorney Amanda Nograles. Talagang nagmo-monitor tayo at saka yung mga reports na nagbebenta above the price guide, ina-actionan, kinakausap po talaga natin agad-agad ang mga manufacturers. Para naman po sa basic necessities and prime commodities, may ilan-ilan po na nagtaas ng presyo pero hindi naman po siya lumalabag sa tinatawag nating SRP bulletin. So wala naman pong violation so far. Hataw Balita. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na anihan sa Marso 2024. Paliwanag ng kagawaran dahil ito sa mga inangkat na bigas at ani ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Undersecretary Roger Navarro, mula ngayong Disyembre hanggang sa Pebrero sa susunod na taon ay mahigit sa 500,000 metric tons ng imported na bigas ang inaasahang darating pa sa bansa. Kabilang narito ang 40,000 sako na donasyon ng Taiwan at 295,000 metric tons na aangkatin naman mula sa India. Samantala, base sa datos ng Bureau of Plant Industry, mabot sa 3.2 million metric tons ang inangkat na bigas ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa 3.8 million metric tons na kabuang dumating noong 2022. Ang bansang Vietnam ang may pinakamaraming naipadalang bigas dito sa Pilipinas na umabot sa 2.8 million metric tons. Sumunod dito ang Thailand, Myanmar, Pakistan at India. Hataw Balita.
pagbebenta ng paputok online o gamit ang internet. Mas mula sa kanya na kaparusahan ang maaring kaharapin ng mga mahuhuling individual na mag-o-online selling ng paputok. Paglabag kasi ito sa Republic Act 7183 o ang illegal o ilegal na pagbebenta at paggawa ng firecrackers at pyrotechnic devices at RA 10175 o Cyber Crime Prevention Act kung 20 hanggang 30,000 pesos ang multa at 1 hanggang 2 taong pagkakabilanggo ang parusa sa ilegal na pagbebenta ng paputok kapag gumamit ng online platform, maaring madoble ito. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP ACG Cyber Response Unit Chief, Police Colonel J. Guillermo. Lagi pong sinasabi ng kapulisan ay bawal po talaga magbenta ng paputok online. So wag na wag niyo pong susubukan. Ang pag wag niyo pong sabihin na hindi niyo po alam pag hinuli po kayo ng pulis, hindi po. Dahil oras po na nagbenta kayo sa online at nakita po natin yan at na-engage po ng ating kapulisan yan at kayo po ay huhulihin kung anumang nakasa doon sa batas. Kahapon, December 28, nahuli sa entrapment operation ng pambansang pulisya ang isang babae na nagtitinda ng plapla sa Tondo, Manila, habang 2 lalaking nahuli na nagbebenta naman online ng sawa, kwitis at pikulo sa Dinalupihan, Bataan. Pero sa kabuuan, umabot na sa 5 ang kanilang naaresto dahil sa pagtitinda ng mga ipinagbabawal na paputok online. Ngayong palapit na ang pagpapalit ng taon, mas pinagtindihin ng pulisya ang kanilang pagbabantay sa mga online platform dahil sa inaasahang paglaganap ng pagbebenta ng paputok sa internet. Yung sinasabi nyo, kasi legal naman to eh, autorisado ng PNP na pwedeng ibenta. So, pwede pong ibenta doon sa physical store. So, yun po lagi natin sinasabi. So, sa lahat po ng online selling ng paputok, ay bawal po yan. Hataw Balita. Nananawagan ngayon ng Department of Health o DOH sa pamilya ng bata na aksidente umanong nakalunok ng Watu-C na muli silang bumalik sa ospital upang matutukan ang kalagayan nito. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Umaapila ang Department of Health o DOH sa pamilya ng batang aksidente umanong nakalunok ng Watu-C kamakailan na muli silang bumalik sa ospital. Ang naturang bata ay isang 4 taong gulang na lalaki at nakatira sa Calabarzon Region. Ayon sa pahayag ng Department of Health, hindi na umano nakontak ang pamilya nito na nais nilang mapabalik sa ospital upang matutukan ang kalagayan ng naturang bata. Ayon pa sa kagawaran, hindi anila agaran ang palatandaan ng sintomas ng pagkalaso ng Watu-C. Maaari anila na lumitaw ang sintomas at maramdaman ito ng bata sa mga susunod na ilang oras at tumagal ng ilang araw at may panganib din anila ito ng kamatayan. Narito naman ang first aid tips mula sa DOH kung sakaling aksidenteng makalunok ng Watu-C. Huwag pilitin na sumuka ang isang pasyente. Kung bata, maaaring bigyan ito ng nasa 6-8 perasong egg white sa puti ng itlog, 8-12 naman para sa adult. Matapos ito, dali na kaagad sa pinakamalapit na ospital. Paglilinaw ng DOH na hindi na sila naglabas ng ibang detalye sa publiko patungkol sa pagkakakilanlan ng bata upang maiwasan na rin na mapahiya ang mga ito. Paalala rin ang kagawaran sa mga ospital na maging maingat at manigurado sa pag-refer at paglipat ng mga pasyente. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Nananawagan si Department of the Interior at Local Government Secretary Benhur Abalos sa mahigit na sa 1,200 lokal na pamahalaan sa buong bansa na may umiiral na ordinansa kaugnay ng firecracker ban. Hinimok ng kalihim ang mga ito na istriktong ipatupad ang mga probisyon sa firecracker ban ordinances ng mga ito hanggang sa grassroots level upang matiyak ang ligtas ng mga komunidad sa pagpapalit ng taon. Ibig sabihin, hanggang sa bawat barangay dapat na ipagbawal ang paggamit ng mapanganib ng mga paputok. Batay sa datos ng DILG, nasa 1,210 na mga lokal na pamahalaan na ang may mga ordinansang nagbabawal sa paggamit ng firecrackers sa kanilang lokalidad. 35 sa mga ito ang kamakailan ay tumugon sa panawagan ni Secretary Abalos na magpasa ng katulad na ordinansa.
Sa Metro Manila, 17 lungsod ang may firecracker ban ordinance. Samantala, batay sa Philippine National Police, ilan sa mga ipinagbabawal na paputok ay 5 Star, Plapta, Piculo, Goodbye Philippines, Goodbye Badinga, Giant Bawang, Watusi, Atomic Triangle, Judas Belt, Super Yolanda, Super Lolo at Cook in Can. Hataw Balita! Sa pagpapalit ng taon kasama sa selebrasyon ng iba sa ating mga kababayan ang paggamit ng paputok at pailaw o fireworks. Ngunit may mga pagkakataong ito'y nagiging sanhi ng aksidente at ang ating mga kababayan ay napapahamak. Alamin ang first aid tips na maaaring gawin para matulungan ang sinumang posibleng masugatan o mabiktima ng paputok. Si Ray Pilayo, humahataw. Hataw Balita! Taon-taon na lamang ay may mga pasyente na biktima ng paputok na dinadala sa mga ospital. Ang iba'y mga napuputulan ng bahagi ng katawan gaya ng daliri o minsan ay buong kamay. At ang iba ay binabawi ang panang buhay. Kapag ikaw ay natapat sa ganitong sitwasyon, may first aid na maaari kang magawa. Ayon sa UNTV News and Rescue Emergency Medical Responder, magmasid muna sa palibot ng biktima dahil baka may mga nakakalat na paputok na hindi pa sumabog. Kapag nakitang ligtas na ang lugar, saka lumapit doon sa biktima. Kung dugoan ang biktima, ay mahalaga na makagawa ng paraan para ito ay mapigilan. Una natin gawin, control bleeding natin. Lagyan natin ng malinis na tela. Kung meron tayong dalang tela o kaya malinis na face towel, ilagay natin sa mismong sugat niya. Then, talian din natin ng face towel din na malinis. Ikot natin ng ganyan. Ngayon, kung wala naman kayong dalang first aid kit, kuha tayo ng malinis na tela. Then, balutan natin. Then, dalhin natin sa ospital para ma-check kung kailangan bigyan siya ng anti-titano. Kapag ang pagdurugo ay marami ng dugo ang nawala sa kanya, ang possibility po nun is mawala ng malay. Ang worst po nun, kapag hindi po siya nalapatan agad at maraming dugo ang nawala sa kanya, ang possibility nun is mamatay po yung biktima. Kung minor injury lang o gasgas ang tinamo ng biktima, ay hugasan din ito ng malinis na tubig at dalhin sa paggamutan kung kailangan. Isa rin sa mapanganib na maapektuhan ng paputok ay ang mga mata. Halimbawa ditong mata yung natalabsikan na side ng mata niya ng pulbura. Ang gagawin po natin, isa-side-lying po natin siya ng pag-anon. Tapos bubuhusan natin siya ng tubig pag-anon para ma-flush out yung chemical na tumagsik sa kanyang mata. Tuloy-tuloy lang po ito, mga 10 to 15 minutes, kumuha po tayo ng malinis na tubig. At tuloy-tuloy lang natin buhusan ng kanyang mata. Lalagyan natin ng malinis na tela kung sakali. Sir, pahawakan natin sa biktima, sir, pag pwede po mahawakan ng maglit. Then sa kabila, lalagyan din natin para hindi siya gagalaw-galaw kung sakali. Pahawakan din, sir. Then, saka natin talian ng panyo para... Sige sir, pabitaw na lang. Saka dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital kung sakaling hindi pa dumarating yung ambulansyang tinawag natin. May mga insidente naman na nalulunok ang mga maliliit na paputok gaya ng watusi lalo na sa mga bata. Ang isa sa maaaring agad na gawin sa biktima ay painumin ng puti ng itlog. Ang isang rationale po nun, ang mababaw na dahilan dun para itrap po yung chemical na pumasok dun sa tiyan ng pasyente. Panoorin ang iba pang life-saving first aid tips sa programang Lifesaver tuwing Linggo, alas 8 ng umaga. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Hataw Balita! Nakauwi na sa Pilipinas kahapon, December 28, ang siyam na OFW kasama ang limang bata
na kanilang mga anak mula sa Lebanon na voluntaryong humingi ng repatriation sa pamahalaan dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan doon. Karamihan sa kanila ay matagal na panahon na rin hindi nakakapiling ang mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas. Ang ilan sa mga OFW na takot na para sa kanilang kaligtasan kaya napilitang umuwi at dahil na rin sa pag-aalala ng kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, lalo na't lumalawak pa ang gulo sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Pakinggan po natin ang pahayag ng ilan sa nakauwing OFWs. Sobrang hot po. Wala pong higit. Wala po ako masabi, sir. Halos mamatay ako nung makatungtong ako sa more than 14 years sa Lebanon. Maraming salamat po. Siyempre, takot na takot. Hindi mo alam kung kailan talaga sila talagang bangbobomba. Kasi yung talagang sa South, talagang bombahan doon. Pero yung sabi po nila, sa lugar namin, it's possible na itong buwan, ganon, itong araw, ganyan. Kaya sabi ko, uwi na lang kami. Very happy. Dahil? Kasi nakaiwas na kami. Tapos, nakauwi for good na. Sa kabuuan, nasa 111 na ang mga OFW na piniling magpa-repatriate mula sa bansang Lebanon simula nang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng militanteng Hezbollah at Israel. Ngayong araw ng Biyernes naman, December 29, nakatakdang dumating ang 14th na batch ng OFW mula naman sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi nila tiyak kung ito na ang huling batch ng OFW na apektado ng kaguluhan sa Israel bago matapos ang taon dahil patuloy pa rin naman ang gulo doon. Makakatanggap ng financial assistance, livelihood assistance at iba pang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga OFW. Pakinggan po natin ang pahayag ni DMW Asik Benesio Legaspi. Patuloy po ang suporta ng ating pamahalaan base po sa direktiba ng ating Pangulo na itong mga kasama natin na umuwi at naapektado po ng Israel at saka Hamas conflict. Atin pong sinisiguro na yung pagdating nila dito ay mayroon pong mga assistance na na makukuha sila. So yung mga galing po or mapupunta ng halimbawa Mindanao ay may i-provide po na airplane ticket ang ating OWA at saka yung mga dito is pwede i-house sila sa hotel or yung dito lang na malapit dadalhin sila sa bus. Hataw Balita. Naghay ng petisyon sa Court of Appeals kahapon, December 28, ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI. Humiling ang kumpanya sa korte na maglabas ng temporary restraining order o TRO sa isang buwang suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC noong December 19. Ayon sa mga abogado ng SMNI, nilabag ng NTC ang kanilang karapatan sa due process dahil hindi sila pinasagot sa show cause order at isinabay pa rito ang suspension order. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Rolex Suplico, isa sa mga abogado ng SMNI. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nang huhula ngayon na ano yung sagot namin. Naniniwala din silang naimpluwensyahan ng House of Representatives ang NTC na hindi umano dapat mangyari dahil mayroong sariling kapangyarihan o quasi-judicial function na. Dagdag pa ni Attorney Rolex Suplico, isa sa mga legal counsel ng SMNI, isinuko ng NTC ang kapangyarihan nito sa Kamara at mayroong chilling effect o magdudulot ng takot ang ginawa nito. Maari kasi anyang mangyari ang ginawa nito sa iba pang network o media outlet. Kinuwestiyon din ito bakit buong network ang sinuspindi kung ang dalawang programa lamang naman ito ang nakitaan umano ng paglabag. Samantala, wala pang komentaryo ang NTC sa hiling ng nasabing TV network. Yung pag
pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi sila dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo sabihin na buong network ay may kasalanan. Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang prebas. Pakinggan mo muna kami. Hataw Balita. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na nasa mahigit 82.81 milyong Pilipino na ang nakapagparehistro na para sa national identification ng bansa. Patumbas na ito ng 90% ng 92 million target registrants ng ahensya. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ginagawa na nila ang lahat ng paraan upang ma-i-register ang lahat ng Pilipino. Samantala, as of December 8, mayroon na ang 48.77 million na Phil ID ang na-dispatch for delivery na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Minamadali na rin umano nila ang pag-iimprenta ng iba pang ID. Hataw Balita. Nanguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng top senatorial candidates para sa 2025 midterm elections batay sa isinigawang end-of-year survey ng Publicus Asia Incorporated. Batay sa datos ng nasabing survey, 7,500 respondents mula November 29 hanggang December 4, 2023, 48% ang nakuha ng dating Pangulo sa voting predisposition at may 59% na trust rating. Pumangalawa naman si ACCIS Party List Representative Erwin Tulfo at pangatlo ang internist at cardiologist na si Doc Willie Ong. Pasok din sa top 10 ang mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo, Aimee Marcos at Ronald Bato de la Rosa. Gayun din sina dating senatora Tito Soto, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumago. Lenny Robredo. Para sa ilan nating kababayan, masyado paan nilang maaga para pagtuunan ng pansin na mga nais nilang iboto sa pagka-senador sa 2025. Habang ang ilan naman ay may mga napipisil na para iboto sa pagka-senador. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa ating mga kababayan. Wala pa po siguro kasi hindi pa rin po namin alam yung mga plataforma nila eh. Yung mga sa darating pa po sigurong eleksyon. Pag dinatag na nila siguro yung plataforma nila, tsaka lang po siguro makakapag-decide. Tukot po sa midterm election ng 2025, sa ngayon po hindi ko pa po siya masyado naisip kasi malayo pa. Ano na po, inisip ko na rin po kasi yung mga deserving na mamuno. Pero meron na po akong mga naiisip na kakandidato po na parang iano ko na priority na iboto sa 2025. Hataw Balita. Oras alas 5:47 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, dumoble o tumaas ng 100% ang bilang ng naitalang leptospirosis cases sa Bacolod City ngayong taon na. Batay sa record ng Bacolod City Health Office, simula Enero hanggang ikalawang linggo ng Disyembre ng kasalukuyang taon, 88 na ang kaso ng leptospirosis sa lungsod, kasama na riyan ng 16 na nasawi. Pero noong nakaraang taon, 2022, 44 lamang ang naitalang kaso. Ayon sa City Health Office Environment Sanitation Division, dumami ang mga tinamaan ng sakit ngayong taon dahil sa mataas na exposure ng mga residente sa maruruming tubig, lalo na sa squatters area, mga barangay na maraming nakatira at mga construction worker na naghuhukay ng mga maruruming drainage. Madalas rin ang pagbaha sa syudad dulot ng mga baradong kanal at drainage o sewerage system. Isa rin sa dahilan ng maraming mga nasawi ang nantalang pagpapagamot kahit mayroon ng mga sintomas ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng leptospira, isang pyroclate sa bacteria na madalas na nakukuha sa mga maruruming tubig na kontaminado ng ihi ng daga at pumapasok sa mga balat ng taong may sugat. Hataw Balita.
Nagumpisa na kahapon, December 28, ang pagtitinda ng murang bigas sa mga residente sa Baguio City, Negros Occidental. Sa ilalim ng programang Bigas ng Bayan ng Provincial Government ng Negros Occidental, katuwang ang Federation of Irrigators Association of Central Negros Baguio River Irrigation System, 45 sako ng bigas ang ibinebenta sa mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at mga indigent citizens sa halagang 25 pesos ang kada kilo. Pinapayagan lamang ang bawat isa na makabili ng hanggang 5 kilo ng bigas para makabili rin ang iba pang mga nangangailangan consumer. Ayon sa lokal na pamahalaan, bagong ani ang mga naturang bigas at mula ito mismo sa mga magsasaka sa lungsod. Ang Baguio City ang itinuturing na rice grant gunnery ng Negros Occidental, kung saan dito galing ang 1/3 na produksyon ng bigas sa lalawigan. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pagasa. Patuloy ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Samantalang ito namang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kaya makaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa extreme northern Luzon. Samantalang mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan for the next 24 hours sa nalalabing bahagi ng ating bansa. May chance pa rin ng mga thunderstorms sa bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin sa mga areas ng southern Luzon. At for Metro Manila and the rest of Luzon, may chance naman tayo ng mga light rains o dagli ang pag-ambon na dala ng amihan. Sa kasalukuyan, wala rin tayong binabantayang low pressure area sa mga ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, sa bahagi ng Batanes at Babayan Islands, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa chance ng pag-ulan na dala ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantalang sa southern Luzon, sa mga areas, sa mga rehiyon ng Mimaropa at buong Kabikulan, ay makakaranas naman tayo ng tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulong at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Metro Manila and the rest of Luzon, may tsansa naman tayo ng mga dagli ang pag-ambon na dala ng amihan. Inasahan natin ang mataas na chance ng mga kaulapan at mga thunderstorms, especially sa eastern section ng Luzon. Bunsod pa rin yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin magpapatuloy itong generally fair weather conditions at mataas rin yung chance ng mga thunderstorms, especially sa eastern section ng Visayas at Mindanao areas o sa mga rehiyon po ng eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Asahan natin pagsapit ng tanghali, posibleng mamuo yung mga kaulapan at babagsak yung mga malalakas na buhos ng ulan. Panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin na ating kapuluan. Kaya naman malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, particular na sa mga dagat baybayin ng Luzon at ang eastern sections ng Visayas, dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:20 ng umaga at tulubog naman mamaya sa ganap na 5:36 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James E. Villamil. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya! Sa ating patiging probinsya, puntahan naman natin ang isla ng Camiguin na patok sa mga bakasyonista. Pasyalan ang mga sikat na tourist destination na hindi dapat palagpasin sa Camiguin Island. Si MJ Vasquez humahataw. Kilala ang Camiguin Island, hindi lang dahil sa mga historical places nito.
kundi pati na rin sa mga naggagandahang tourist spots dito. Maliit, pero siguradong maa-amaze ka sa likas na yaman ng Camiguin Island. Ang isa sa mga hindi mo dapat palampasin kung pupunta sa Camiguin ay ang magtampisaw at mag-swimming sa malamig at refreshing na tubig ng Santo Niño Cold Spring na matatagpuan sa bayan ng Catarman. Sa pareho ring lugar, ilang minuto lang ang layo ay masisilayan mo naman ang natatagong ganda ng Tuwasan Falls. May taas itong 20 meters, presko at talagang marirelax ka sa tubig na nagmumula sa kabundukan. Sa lakas ng bagsak ng tubig at linis ng lugar ay talagang babalik-balikan mo ang waterfalls na ito. At kung hanap mo naman ay swimming pool, aba, meron din yan dito. Mula Tuwasan Falls, 4.5 kilometers lang ang layo ay mararating mo naman ng soda water pool. Malamig at refreshing ang tubig, kaya naman good for swimming. All natural dahil nagmumula daw ang tubig nito sa bukal at ayon sa mga taga rito, lasa raw itong soda. At syempre, hindi makukumpleto ang inyong Camiguin experience kung hindi bibisitahin ang White Island. Madali lang itong puntahan dahil ilang minuto lang ang layo nito mula sa isla. Ang White Island ay isang sandbar, kaya naman sa paglalakad pa lang ay talagang maa-amaze ka na sa ganda ng lugar. 50 pesos lang ang entrance fee dito mga kasangbahay at bukod sa swimming at picture taking, perfect spot din ito para makita ang ganda ng Mount Hibok-Hibok at Mount Vulcan. Patunay lang yan na talagang mayaman sa likas na yaman ng ating bansa. Kaya sa ating mga kasambahay na planong pumunta ng Camiguin, ilan lang yan sa mga pwede niyong puntahan sa isla dahil marami pang tourist attraction ang naghihintay sa inyo rito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Yan, ingat-ingat lang sa mga magbabakasyon ngayon, ha, yung mga uuwi sa iba't ibang probinsya. Ayan, at sa atin namang shout-out, happy Sabbath anniversary po kay Brad Ray Pilayo. Ayan, kay Tata Ray. At ganoon din sa kay Brad Resti Dose and family ng Kabuyaw Laguna sa mga kaibigan natin dyan sa Kabuyaw, ha, kagabi, mga kasama nating Servant. Ayan. At siyempre po, kami po ay nagpapasalamat po sa Diyos at nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa ating pong mga taga-subaybay ng Hataw Balita Pilipinas at sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating programa, mga kasangbahay, sa inyong mainit na pagtangkilik sa mga programa po ng UNTV, especially po sa Hataw Balita ngayong taong 2023. At sana po, kung loloobin po ng Panginoon sa darating na 2024, ay muli po namin kayong makasama at patuloy po sana ang inyong pagsuporta sa lahat ng programa ng UNTV. At ganun din, shoutout po natin yung pong ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. At ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At January 1, 2024 na po kung loloobin po ng Panginoon ang panibagong sesyon ng Mass Indoctrination ng MCGI alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Samuel, Kapitulo 2, Talatang 7. Ang Panginoon nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. At
Atyan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-29 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulbong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. We'll be right back.